아멘. 소망인 유황 광인우 안수마인 magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Ipinagdiriwang po ngayon ng simbahan ang dakilang kapiyastahan ng pag-akyat ng Panginoon sa kalangitan. At sa banal na misang ito, isama po natin ang ating mga daladalang kahilingan, personal intentions, maging ang mga kahilingan ng nasa kani-kanilang mga tahanan na nanonood sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Pagsamasamahin po natin ito at itaas po natin sa Poong May Kapal na siyang nagbibiyaya at tumutugon
sa lahat ng ating mga kahilingan. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Tanggapin mo ang
ang Jesucristo ang katatasan kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Amen. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami ay magkaroon ng banal na kagalakan at makapagdiwang ng may utang na loob, sapagkat ang iyong anak na aming manunubos ay siyang tagapaghanda ng aming pananahanan na kanyang pinanggalingan upang kami ay panguluhan at kanyang tinunguhan upang maging pag-asa kailanman nang sambayanan niyang kanyaring katawan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mahal na Tiofilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya na sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kayong hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya'y buhay. Nagpakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasama-sama pa nila, kanyang tinagawilinan sila, "Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo." Nagbinyag nga sa tubig si Juan, ngunit di magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kaya't nang magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, "Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel?" Sumagot siya, "Ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan, at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig." Pagkasabi nito, siya'y iniakyat sa langit, samantalang nakatingin sila sa kanya at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, dalawang lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. "Mga taga Galilea, bakit kayo naririto at nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha, pumalakpak kayong may awit at tuwa. Bilang pagpapuri sa Diyos na dakila, ang Diyos na poon, kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan.
Siya'y nagahari sa sangkatauhan. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos. Hatid ng tambuling malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinansuob. Purihin ang Diyos, siya ay awitan. Awitan ang hari, siya ay papurihan. Ang Diyos, siyang hari ng lahat ng bansa, awit at papurihan ng mga nilikha. Magahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng Espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at naglukluk sa Kanya sa kalangitan sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan. Higit ang Kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay, at siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat.
Noong panahong iyon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, bagamat may ilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Ang pinakaesensya ng pag-akyat ng ating Panginoon sa langit ay ang pagbabalik ng kanyang dignidad bilang isang Diyos. Kung ating matatandaan ang sulat ni Pablo sa mga taga-Philippians, sinabi niyang bagamat siya ay Diyos, hindi na natiling kapantay ng Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at nagkatawang tao at nanirahan sa piling natin. Hinubad ang kanyang pagka-Diyos noong siya'y magkatawang tao, noong siya'y umakyat sa langit, pagbabalik ng kanyang dignidad ng pagka-Diyos. At ito rin po ang ating dinadasal sa credo, na kung saan ay umakyat sa langit ang ating Panginoon at naluluklok sa kanan ng Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Ito ang pinakaesensya ng kanyang pag-akyat sa kalangitan at ito'y parte ng Paschal Mystery ng ating Panginoon. Ang kanyang pagpapakasakit, pagkamatay, muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Sa kanyang pag-akyat sa kalangitan, mayroon po siyang dalawang iniuutos sa atin. Ano ho? Una ay ang binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At ang ikalawa, turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Yan po yung kanyang habilin. Ano ho? Mayroon pong isang magaling na sculpture sa katauhan po ni Giacomo Puccini. Tinatawag po siyang maestro ng kanyang mga alagad, ng kanyang mga estudyante. Siya po ay na-diagnose ng kanser at siya ay namatay. Bago po siya namatay, siya po ay gumawa ng obra na hindi natapos. Kinamatayan ni Maestro Puccini ang kanyang huling obra. Sabi ng kanyang mga estudyante, dalawang bagay ang pwede nating gawin. Papanatilihin ang obra ng ating maestro na ganyan na lang. At ang pangalawa, ipagpapatuloy natin ang kanyang sinimulan. Nagkasundo ang mga estudyante at ang mga alagad ni Maestro Puccini na ipagpatuloy ang kanyang sinimulan. Nung gabi ng parangal para kay Maestro Puccini, nagsalita ang isang paboritong estudyante ni Maestro Puccini sa katauhan ni Puscanini. Ang sabi niya'y, "Dito tinapos ni Maestro Puccini
ang kanyang obra, dito rin naman sisimulan namin bilang kanyang mga alagad. Misyon na ipagpapatuloy. At ito ang nais ng ating Panginoon bago siya umakyat sa langit. Kaya nga'y iniutos niya ang dalawang bagay na ito. Sa ating unang pagbasa, sabi ng dalawang anghel, bagamat ang sinabi sa ating unang pagbasa, dalawang lalaki na nakaputi, at ito'y ayon sa mga komentarista ng banal na kasulatan, ito'y mga anghel. Ano ang sabi ng dalawang anghel sa mga alagad na nakatingala sa langit? Ano kayo't mga taga-Galilea na nakatingala dito sa langit? Ang Jesus na umakyat ay muling magbabalik. Parang sinasabi ng dalawang anghel, bakit kayo nakatunganga? Ibinigay na sa inyo ang misyon. Gampanan ninyo dahil yon ang kalooban ng inyong maestro bilang mga alagad ng ating Panginoon. Kagaya po ni Puccini, ipagpapatuloy ng mga alagad ang kanilang nasimulan. Pasalamat po tayo sa mga alagad, sa mga ninuno ng ating pananampalataya. Dahil kung hindi sa kanila, ang misyon na sinimulan ng ating Panginoon baka hindi makarating sa atin. Ano ho? At ang linggo din pong ito, kasabay ng dakilang kapiyastahan ng pag-akyat sa langit ng ating Panginoon, ay ipinagdiriwang din po natin ang World Communication Day, na kung saan ay parang binibigyan ng diin ang mass media bilang forum ng pagpapahayag ng salita ng Diyos na iniutos ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Bagamat ang isang utos ay para sa mga naordinahan, in an ordinary minister, ano ho, ang pagbibinyag, gagamitin ang formula, binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Subalit, kung ito'y extraordinary in terms na nanganganib ang buhay ng sanggol, o kung sino mang adult na hindi pa nabibinyagan, kahit sino ay pwedeng magbinyag gamit ang tubig at sasabihin lang, binibinyagan kita sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Valid yun dahil nakuha natin yun noong tayo ay binyagan. Ito ang tinatawag na extraordinary. Subalit, ito lamang po'y ginagawa pag nasa panganib ang buhay ng tao nang sa ganun, bago man lamang malagot ang kanyang hiningay, mapatawad ang kanyang original sin, ang kanyang kasalanang minana. Subalit, ang ordinary minister nga po nito'y mga ordained minister lamang po, obispo, pari at diakono, maging ang Santo Papa. Subalit, ang ikalawang habilin ng ating Panginoong, turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo, ay para po sa ating lahat bilang mga binyagan, bilang mga Kristiyano. Marahil sa theoretical, lalong-lalo na sa halimbawa na ating ipinakikita sa kanila, ano ang pagtuturo. Kaya nga akmang-akma po ito sa ating ipinagdiriwang ngayon, World Communication Sunday. Pag-usapan po natin ang mass media. Ang mass media ay mayroong positibo at may negatibong hatid sa ating lahat. Positibo po, pag ginagamit po natin ang social media sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng Panginoon. Kung ginagamit po natin ito para po tayo magpasa ng mga passages, ng mga spiritual o inspirational messages, nagagamit bilang forum ang mass media, ang social media. Subalit kung ginagamit po natin ito sa ibang pamamaraan, doon na po tayo sa negatibo. Kadalasan, ang nangyayari po sa atin ay
napapabayaan ang ating misyon na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Sabi po ng survey, bakit daw po yung mga inaatake ay parang bumabata, nagiging 20, nagiging 30 years old, samantalang at that time daw po ay pag senior citizen na ang tao, 60, 70 ang mga inaatake. Ang kanilang paliwanag po dito ay dahil sa faktor ng social media. Ang kabataan ngayon ay nakikita na nila lahat. Ano? Wala nang excitement. Subukan niyo po ang mga bata magpakita ng hindi kaaya-ayang picture. Hindi na po yan magugulat. Hindi kagaya noon. Anong sabi? Ay, ano yan? Ang bastos mo. Sasabihin dahil nagulat siya. Ngayon parang walang excitement na. At ito ang paliwanag ng survey. Kung bakit pabata ng pabata ang mga inaatake. Dahil para bagang simula pa sa kanilang pagkabata, ay parang kontento na sila. Wala nang excitement sa buhay. Sa Ireland po, nagtakda ang gobyerno. 15 years old, pataas, ang dapat humawak ng cellphone. Pero sa atin, bilang tinaguriang nangunguna sa buong mundo, na nangunguna sa text at call sa mga cellphone, hindi po natin ito nababantayan, mga magulang. Sa papaanong paraan, makikita nyo po sa mga clip sa social media, pag ang nanay ay mayroong pinagkakaabalahan para hindi umiyak ang kanyang anak na kanyang pinapatulog, na ayaw matulog, binibigyan ng cellphone. Kahit ito'y isang taon pa lamang, para lang hindi umiyak, para hindi siya maistorbo sa kanyang ginagawa. Kaya naman ang mga bata ngayon, tingnan niyo po, addiction sa gadgets. Danger po ito. Dahil kahit ikaw nga ay nagbra-browse lamang doon sa internet, ang daming lumalabas na hindi kaaya-ayang mga picture na dapat hindi pa nakikita ng mga murang edad dahil ito'y lason sa kanilang isipan. My dear brothers and sisters, pag hindi po natin na-disiplina ang inyong mga anak, ito yung sinasabi ko kanina, salamat sa mga alagad, salamat sa mga ninuno natin sa pananampalataya, bagamat sila'y dumaan din sa paghihirap, dumaan sa mga pagsubok sa kanilang pananampalataya, hindi sila tumigil sa misyon na ibinigay sa kanila ng ating Panginoon. Nakakahiya naman at nakakapanghinayang kung sa atin titigil ang misyon ng ating Panginoon na iniwan niya bago siya umakyat sa langit dahil lang sa ating kapabayaan. Ito ang hamon sa atin ng ating Panginoon sa pagdiriwang po natin ng dakilang kapiyastahan ng pag-akyat sa langit. Nagmumula sa tahanan. Bagamat ang Ireland ay mayroong batas ang gobyerno, kung sa inyong mga tahanan magkakaroon kayo ng batas, mas effective at mas mabisa iyon kaysa batas ng gobyerno dahil kayo mismo ang kasakasama ng inyong mga anak. Social media ay maganda. Effective sa lahat ng communication. Subalit, magkakaroon ito ng negatibong aspeto kung pababayaan natin na mamayagpag ang hindi pa nararapat. Positibo ang ating adhikain. Nawa, makatulong ang mass media sa pagpapalaganap ng mabuting balita na siyang iniwan ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad at ipinapasa sa atin. Nang sa ganun, ang mga bata, ang inyong mga anak ngayon,
maipasa din nila, maitransmit sa susunod na henerasyon na hindi mapuputol ang misyon ng ating Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsitayo. Sumasampalataya ako. Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipinaaalala sa atin ng pag-akyat ng Panginoon, di lamang ang kanyang kaluwalhatian sa langit, kundi pati na rin ang ating tungkuling maging tagapagpahayag ng kanyang mabuting balita sa ating lipunan. Batid ang ating mga kahinaan, manalangin tayo at ang ating itutugon sa bawat kahilingan. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal. Para sa buong simbahan, maihatid niya nawa ang ilaw ng Ebanghelyo sa lahat ng bansa at kultura sa pamamagitan ng malikhaing paggamit ng mga komunikasyong panlipunan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal. Para kay Santo Papa Francisco, mga obispo at lahat ng ating mga pinunong espiritual, magpatuloy nawa silang maging mabuting halimbawa sa pagtataguyod ng kabihasnan ng pagmamahal at buhay. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal. Para sa lahat ng nahuhumaling sa kamunduhan at nakalilimot sa makalangit na pagpapahalaga, nawa maganyak sila ng ating mabuting halimbawa upang maitaas nila ang kanilang mithiin. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal. Para sa lahat ng umabot na sa sukdula ng pagkapariwara, nawa magbalik loob na sila at magpunyagi sa paggawa ng mabuti. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal. Para sa lahat ng may kinalaman sa mga komunikasyong panlipunan, lagi nawa nilang alalahanin ang dakila nilang pananagutan, magtampok ng mga tunay na pagpapahalaga at magpairal ng pagkakabuklod ng lahat ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal. Para sa mga naglilingkod sa media, mabisa nawa silang makatulong sa pagkakaisa at pagkalinga ng katotohanan sa ating bayan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal. Panginoong Diyos, patuloy mong pagpalain ang mga pagsisikap ng iyong simbahan na ihatid ang iyong mabuting balita sa mga bansa sa pamamagitan ng mga komunikasyong panlipunan. Malasap nawa namin ang mga bunga ng kahariang itinatag ng iyong anak na si Jesus na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng banal na Espiritu, iisang Diyos, magpakailanman. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagakyat ng anak mong mahal, ginaganap namin ang paghahain ng may kapakumbabaan at ipagkaloob mong sa ganitong pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay, kami ay makasalo sa pagkabuhay at pagakyat sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, kasamaan at kamatayan matapos na lupigin ng anak mong si Jesus na Panginoon namin. Siya ngayoy umakyat sa iyong piling. Bilang haring dakilang, sinasamba ng mga anghel. Siya ang aming tagapamagitang nakikiusap sa iyo para sa tanan. Siya ang tagapagpasya sa lupa't kalangitan. Hindi niya iwinaksi ang aba naming pagkatao sa paglukluk sa kanan mo, sapagkat kami ang katawan at siya ang ulo, ang pag-akyat niya'y katiyakang sasapit kami sa iyo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan,
Hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarap at natumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't magindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhing Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na espuso. Ang mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nagagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, pasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng salamin. Iyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa mga sala para nang papatawad namin sa nagkakasala.
sana sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa sasamahan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaluuban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, naway laging sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong inaanyayahan sa kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlan ng parokya at pabansang Gabanan Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagkakaluban mo kami ng pagkakataon na akuin sa lupa ang ginagawa mo at nilalayon. Gawin mong ang loobin namin ay matuon sa iyong pinaglulukluan sa anak mo ngayon upang kaparis naming tao sa piling mo. Siya'y mamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu,
at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiyo po para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, mga kapiyo, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikaapat, ipinagbibigay alam po na ngayong maghapon ay one-way ang daan mula sa highway papasok dito sa pambansang Dambana. Maraming salamat po sa inyong pangunawa. Ipinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo ay may mga malalaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Mga kapiyo, ang Osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 Canon Law of the CBCP as National Shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinaaalalahanan sa ating panawagang Claygo or Clean as You Go sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo't higit sa Osteria. Ikalima, bahagi pa rin po ng mga gawain para sa pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio, tayo ay may operation pagbibinata, libreng laser tuli para lamang sa unang 100 magpapalista sa May 24 sa ganap na 7 ng umaga hanggang 11 ng hapon dito sa Divine Mercy Sanctuary. Bukas naman po, May 22, ay sisimulan ang 3 na paghahanda para sa pagdiriwang ng kapanganakan ni Santo Padre Pio sa misa ng 5 ng hapon. Kayong lahat ay inaanyayahang magpamisa at makiisa. Ika-6 sa Martes, 23 ng buwan ay araw ng pagpapagaling sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga healing mass at healing liturgy na may pagpapahid ng langis ay sa 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. 7 sa Huwebes, May 25, ay kaarawan ni Santo Padre Pio. May healing mass at healing liturgy na may pagpapahid ng langis sa 9 ng umaga at misa pasasalamat naman sa 5 ng hapon. Sa araw ding iyon ng ating car raffle program ay gaganapin sa 7 at kalahati ng gabi sa Divine Mercy Sanctuary. Kaugnay nito, tayo ay may mga available pang tiket sa pamisahan at sa paligid ng simbahan. Panoorin po natin ito. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 11 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Luubin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay po tayong manalangin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sa inyo pong lahat, maraming maraming salamat sa inyong pakikiisa sa ating banal na pagdiriwang. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Naialay na po ang banal na misa. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.